Good morning guys, so welcome back to our YouTube channel. So namiso ba ako? Bili lang tayo ng buko ngayon, bawang, sa paranda ng araw ngayon guys. Natapos lang natin mag cardio. So hi ka muna kuya, regular na kinukuha natin ng buko. So kumukuha ako madalas dito, siguro once a week or twice a week, so depende. Pero yun yung regular supplier natin. Kahit December, ganun pa rin yung price ng buko natin kuya, no? Oo. So, diba, hindi nagbabago. So malapit na naman ng Pasko. So ang gagawin natin for today, day na life, samahan nyo guys para mapakita ko sa inyo yung mga typical na ginagawa ko at yung mga kagalapan natin ngayong araw. Kasi si Papa Benji, apakit na ng Manila ulit, galing siya ng Baguio. Daan tayo ng branded shop, silid tayo doon para ma-welcome tayo doon sa shop nila guys. So located yun guys sa Muñoz, sa parking, second floor. Kung may extra time kayo guys, pasyal kayo doon. Sobrang dami ng brand na nandun doon, sobrang ganda ng mga design. So part na din ako ng branded, welcome nila ako doon mamaya. So tara! So magluto lang tayo ng first meal natin. So yung first meal natin, 6 ounces ng chicken breast. Tapos meron tong rice shirataki. Mix lang natin yon. So basic lang to, salt and pepper. Tapos meron din siyang ibabaw. Okay, so sabi ni Papa Benji, nandun na siya ng 11. So agahan natin. After natin mag-branded shop, pupunta tayo ng gym. May turo tayo kay Chef Clyden. Okay, so sa mga nagtatanong ng gupit ko, so mitong squirt yan, Mr. Ken Barbershop. Kung gusto nyo pumasyal, masyadalan nyo lang sa Poresa yun guys, tabi ng Jollibee. Sobrang solid ng barbero ko na yun. Parang 2-3 years ko na siyang barbero, hindi ko nagpapagupit sa iba. Okay, so akit lang natin itong ibang pinamili natin para may pagkain sila sa taas. Then check out din natin yung mga supplies natin doon. Tapos magdadala tayo ng ilang pieces doon sa branded shop para may masampay tayo guys. So, nandito tayo ngayon sa taas, so hindi pa ito tapos. Dito namin nilagay ibang supplies, pakita ko sa inyo kung ano mga supplies namin dito. So, sa acid wash, ito na lang meron tayo, sobrang konti na lang nito. So, 2 tsaka 3XL yung madami. Then ito, ang conquer your own wings. Meron pa, may mga paparating tayong restock na ito guys. So, okay. So mag-sale din tayo sa Shopee, Lazada, sa Siksik, sa abangan nyo. Meron na tayo nakasampay nito sa branded. So ang wala doon yung mga acid wash. Kaso problema natin, ilan lang yung masasampay natin doon kasi ilang quantity na lang to. Sobrang konti na lang. So kung di pa kayo nakakabili, score na kayo guys. Sobrang solid ng tela na ito. Hindi kayo mapapaya. Hindi masayang yung pera nyo pag binili nyo to guys. No joke. Okay, so pwede siyang gawing panlakad, pan gym, on trip nyo, pan drip. Sobrang quality nyan. So yun na, tatapos ka lang maligo. Suot natin tong sample ng bro sign. Pero in-adjust natin to. Abangan nyo yung in-improve na design na ito guys. So, drop na to by June 20. Abangan nyo lang. Okay, kasi ito yung shorts natin. Shorts available pa yan. So ay tagal na natin walang gym. Tape-shaper yung legs. Then magdadala lang tayo ng mga ilang sizes for branded. Branded shop. Para may masabi tayo doon. So inaantay ko lang kapatid ko, papunta na kami. So, tara. Yo, so kararating lang natin ng branded shop. So, gaya ng sinabi ko, located sa Muñoz second floor, sa parking lot. Okay. So, papunta na dito si Papa Benji. Medyo napaagal lang tayo na konti kasi may turo tayo mamaya kay Sir Clyden. Then, iwan na tayo ng ibang merch dito. Then, gumiting lang kami kung ano yung pag-uusapan namin. Yun na yun. So, kwento lang natin guys. Bago makilala si Papa Benji, napanood ko siya sa podcast si Kuya Dog. So shoutout kay Kuya Dog Bro. Then nakonek ako kay Papa Benji dahil sa pinsan ko kanila kasi rin kanila makmak. Kaya ako napunta dito sa branded. So sobrang bait na tao niya ni Papa Benji. Pinayagin tayo magsabit dito sa brand niya. Kahit sobrang dami ng local brand na nakasampay dito. Mamaya pag open ng shop, papakita ko sa inyo kung ano yung mga local brand na pwede nyo ma-avail dito. Siyempre kasama dyan yung Hypebeat, yung Real Jokes. Okay, so check out yung sila, sobrang ganda ng quality ng brand. So tara! Together,
So nandito tayo ngayon sa Branded Shop. Siyempre kasama natin yung owner ng Branded Shop ng Hypebeat. Ito lang iba si Papa Benji. So gaya ng sinabi ko kanina, tanungin lang natin siya ng few questions kung paano nag-start yung Branded Shop. Okay? Yan si Papa Benji, guys. Pakinuha ko lang yung concept nung ano, kung mga dalawang benta na bahuhan na company kasi galing akong appliances. So narama ko yung sistema kung paano nag-work yun. Kinuha ko lang yung idea na yun. Tapos, kinilo ko siya kila sinyo. Ayun, nagiwala naman sila sa, hanggang sa, nagbako yung isa namin kasama, so tatlo kami natira, pero kinuha pa rin namin si Toyo. Ah, si Boss Toyo, yan, si Boss Toyo. Ayun, muna nun, apat kami nag-start nyo nung May, actually plano siya 2016 pa, pero naumpisa na May 13, kumbaga, matagal din na proseso. Anong year yun pa? 2017. Kumbaga, last, 2016, plano, natuloy siya May 13, 2017. So matagal din talaga na proseso kasi, inakal pa namin lahat kasi nung time na yun, ang dami ng mga local plants na umuusbong. Sobra. Kaya sabi ko, bakit hindi namin gawin sa ganun na palindan namin mga merch na ano, shirt, mga sombrero. Tapos yun, nakadagdag pa yung watch your Toyo ni Boss Toyo. Ngayon, sa sibling ano lang din, na parang ano lang, sugal lang. So paliit lang yung shop. Ano lang siya. Ngayon dito sa may kabila. So paliit. So, mas mga nakabili doon dati. Alam niyo kung gano'ng kalit. Hindi siya maganda. Hindi nga siya presentable. Sinubukan lang namin pero hindi yung day namin pinaganda nga sa umabot na gano'n pala. Kung 2017, Papa, meron ng 5 years, no? Tama? Oo, limang takaka 5 years na lang kami nung... 5 years lang. Yung nakaraan, so happy anniversary sa Branded. Taon 5 years and so. Ay, Papa, ano pala mabibigay pong advice or tips sa mga gusto magsimula ng mga clothing brand, mga local brand? Ito, lagi yung sinasabi, bila kayo maiinit. Tsaka dapat, bago ka magtayo ng clothing, umpisa pala, alam mo na yung concept mo. So, bakit importante lang ito, Alam mo yan, na hindi pa pwedeng papasok ka ng clothing, hindi mo alam yung concept mo. Kasi naisip mo lang kung yan kasi tupak. Ilis ko itong mukha nito, tapos yung bukas pa ka lang, iba na naman yung gal. Wala kasing tumatagal na ganong clothing line na parang sobrang gulo ng ano nila. Concept. Bukod sa concept, syempre, yung mag-mainit talaga. Sa totoo lang, sa mga nagpa-plano, hindi siya ganong kabilis na bumalik yung pera. Hindi ganong kabilis eh. Hindi rin magbenta, pero yung puho na kailangan mabawi mo kagad, yung tubo, mabawi mo. I-roll yung mo lang. Huwag mo nakakabig na kakabig kasi dun talaga nalalapa yung event. Nasisira. Parang mawawalan ng gana na tagal pala ng pera niya, hindi pala ganong kabilis. Hindi pare-pares ang resulta lahat. Iba yan, iba resulta niyan. Nakadepende pa rin sa'yo. Ilang naman din at alam naman nila yung iba siguro. Pero para sa akin, alam mo yung concept na gagawin mo, tapos huwag ka mainip talaga sa proseso kasi matagal niya, sobrang matagal. Kami niya, ako, ibang tao na. Nakamdaman, na kahit paano, medyo naging stable. Napanood ko nga dati sa podcast nila, Papa Benji, tsaka ni Kwedog, yung interview niya kay Kwedog, yung dun tungkol kay Sinyo, yung binibilang niya yung pera ni Sinyo ni Papa Benji, yung hindi pa ganun kalakas nung sell out ng shop. So, anong masasabi mo dun, Papa, nagbibilang ka ng pera ng hindi mo pera? Sa totoo lang, kung medyo mababaw ako mag-isip, ano ka nun, may iingit ka nun eh, di ba? Kasi, parang PECG mo nun, nagtatrabaho ka para sa kanila eh. Kasi, iba't iba kami yung brand eh. Pero kung hindi ko siya inisip na gano'n, parang inisip ko siya, yun nga, sabi ko dun sa interview rin na dati yung araw na pera ko din yung bibilangin ko. At ano naman, nagkatotoo naman, pero syempre, hindi ganun kabilis. Maga, nasasabi ko lang na medyo nag-boom yung brands, yung ano lang eh. May 2017, nag-start yung brand yun, January naman yung Hypebeat. Medyo nag-boom lang December na same year, 2017. Actually, hindi pa nga siya boom nun eh. Pinapahype ko lang siya nun. Pero doon ako umbisa nakakaw ng medyo hindi mo malaki, saktong pera lang na okay na para sa akin, tuloy-tuloy na to, okay na to. December siya, 2017. Tapos buong 2018, ganun din, nakakapapa rin. Actually, hindi ganyan, nakakapapa rin naman eh, lahat may nakakalo. Ang learnings naman everyday, hindi siya naman pwedeng mahinto eh. Tuloy-tuloy lang siya, tuloy-tuloy lang proseso. Consistency. May naalaman ka lang, everyday. Kailangan,
yung nalaman mo na yun, ano mo siya, parang i-absorb mo talaga. I-absorb mo siya talaga na, kasi marami, kaya pag-uusapan natin, tungkol sa mga fabric. Fabric, oo. Design, ganyan, marami. Marami ka pa pag-aaralan, hindi pa pwedeng alam mo na lahat. Kailangan, magtatanong ka pa rin sa iba. Oh, kasi ako, marami yung tatanong sa akin, tatanong din ako sa iba. Kasi syempre, may mga hindi pa talaga ako alam. Parang ganun lang din na, taon-taon nag-grow, yun ang pinaka-damist. Every year, dapat mahigitan mo yung mga nakaraang taon kailangan, gano'n. Hihigitan mo lang pala. May magbabago. Oh, wala ka namang kukumpetensya niya, kundi yung parang sarili mo lang. Same sa ano guys, sa fitness, diba, nasa side doon ng fitness industry. Kumbaga kung ano yung physique mo noon, kailan mabit mo siya. Next year ganyan, dapat meron ka laging ano, tina-target na goal. May hindi goal ka may goal. Sobrang importante ng goal talaga. Hindi ka nag-stay sa isang bagay. The number one syempre, consistency yun. Kaya nga sabi ni Papa, huwag lang talaga may inip. Yeah, pag-inip ka, wala. Talo, talo. Thank you Papa Benji. Salamat sa Papa. Thank you Papa. Sorry. So yun, natapos lang natin mag-interview kay Papa Benji. So nakita niyo naman. So, antayin lang natin dito sila Sir Jed, Sir JM, kasi meron kaming meeting. Pag-usapan namin mamaya ano yung mga plano. Alas 3 na ngayon, si Sir Clyden nag-cancel ang turo kasi may gagawin siya. After natin dito, diretso tayo ng gym, mag-training. So, first day ng workout to today. Kasi almost 1 month akong walang workout guys. So, yung pagbabalik ko ulit, mapag-workout na maayos. Sana diretso na ulit. Kasi gaya nyo, tao lang din ako, ang dami kong ginagawa besides coaching. So may mga personal kong inaayos, kailangan masettle ko yun. Kaya medyo na busy tayo. Siyempre meron din tayong merch. So sinayos na natin yung mga product na ibang ilalabas natin. So yun, nandito na tayo sa bahay guys. So kakain na tayo ng meal natin. And after na ito, mag-nap tayo. Kung kaya pa natin mag-training mamaya, mag-training tayo. I-update ko kayo. Okay, so all goods lahat ang nag-usapan namin kanina. Sobrang na-excite ako sa project para kay Papa Benji. Then syempre sa mga napag-usapan namin. Okay, so kakain lang ako. Then mag-drop muna ako guys. You hurt me so much that I had to leave you. Girl, I thought that you and I would be perfect together, but you hurt me so much that I had to leave you.
And the dead of night.